Alright, so welcome again sa ating channel. So ngayon, sa video na to, ang pag-uusapan natin mga bata ay paano sasagutan yung dalawang learning task 8. Kung papansin nyo sa inyong activity sheet, dalawa yung nakalagay na learning task 8. Okay. Para hindi kayo malito, tandaan, tayo ay nasa week 1 to 3 pa din ng inyong module. So let's start. Ito yung unang learning task 8. So, ang goal nyo dito ay sagutan yung concept map. Ang tawag dito ay concept map. Tandaan nyo yung mga bata kasi sa mga susunod na activity, paggagawin ko kayo ng concept map. So, ito yung example ng concept map. Okay. So, ang ilalagay natin dito mga bata ay mga lugar. Okay. Lugar sa bawat region. Kung saan madalas mangyari ang earthquake, lugar kung saan madalas makita ang active volcano, at lugar kung saan makita ang mga mountain ranges. So sa bawat factors na yan, ay maglalagay tayo ng lugar sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Pero, kung babasahin yung instruction, ay medyo nakakalito. Kasi ang sabi dito, write only one places for each region. Pero ang nakalagay dito ay 5. Okay? So, alin ba talaga ang susundin? Mga bata, para hindi kayo mahirapan, ang susundin nyo na lang ito, ha? 1. Okay? Ibig sabihin, sa Luzon ay isang earthquake zone lang, sa Visayas ay isang earthquake zone lang. Ganun din sa Mindanao. Okay, siguro naman clear na ako sa inyo dyan. Now, pagkalagay nyo nung lugar, okay, ay hindi nyo na kailangang i-explain or bigyan ng description. Basta lagyan nyo lang ng lugar. Okay, isa lang ang hinihingi ko. Pero kung kaya nyong dagdagan ng mga dalawa, ay wala namang problema. Ano, basta may mailagay kayo bawat isa. Take note, ha. Ang ilalagay dito sa mga to, ang ilalagay dito sa mga ito ay lugar sa Pilipinas. Okay, malilito kasi yung sa learning task 7 natin ay world map 'yon. Pero dito sa learning task 8 na ito ay sa Pilipinas lang. Okay? Siguro naman ay clear na ako dito. So, let's move on sa kasunod na learning task. So, ito ay learning task 8 din. So, ang goal nyo dito ay magdo-drawing kayo ng mapa ng Calabar Zone. Okay? Mapa ng Calabar Zone kung saan makikita yung active volcano, yung earthquake epicenter, at major mountain belt. So, dito mga bata, sa drawing nyo, pwede nyo lagyan ng legend. Kung babalikan nyo yung learning task 7 nyo, yung pinakita kong mapa, yung may legend ng tatlo, ay pwede nyo gawing reference yun. Kaso nga lang, this time, idodrawing nyo dito sa part na to, ay mapa ng Calabar Zone. Ngayon, kung kayo ay katulad ko, hindi binayaan ng galing sa pag-drawing, ay pwede namang ang gawin ninyo ay maggupit kayo ng mapa ng Calabar Zone at i-paste nyo dito sa area na to. Okay? Tapos kayo na lang yung maglagay ng legend kung saang area doon matatagpuan yung mga mountain belt, active volcano, at earthquake epicenter. Huwag kayong mag-alala kasi ang point naman nun ay ganun din naman. Dahil ang pinakang goal natin dito ay makita yung lugar kung saan matatagpuan yung tatlo na yan. Okay? So, para sa mga nakapag-drawing na, ay much better. Pero dun sa mga hindi pa nagdo-drawing dahil hindi nga binayaan ng galing sa pagpinta, ay di, gawin nyo lang yung instruction ko. Okay lang sa amin. Alright. So, pag natapos nyo tong activity na to, ay tapos na kayo sa unang module ng first quarter.
So, tuloy-tuloy lang tayo sa pagsasagot at kayo ay makakatapos din ng grade 10. Alright, sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, ay baka naman makakapagsubscribe kayo. Okay, salamat! Enjoy!